What's up again mga kadi? It's me again, Donski. May kunting DIY naman tayo na isi-share at ibabahagi sa inyo. Alam ko sa ganitong paraan, marami nang nakaalam at marami nang nakakagawa. So mayroon pa namang hindi pa nakakaalam at hindi pa rin kakagawa. Kasi kaysa pumunta tayo sa shop, abala pa. At saka gagastos pa tayo samantala kung marunong tayo mag-ayos, tayo na lang. Mga kadi, ang gagawin pala natin ngayon ay kung paano magpalit ng ating oil sa ating engine. So simple lang ito mga kaibigan. Ang kailangan nating tools, kung mayroon kayong socket, mas better yung socket o kaya back rinse kasi ang sakin, yung available lang itong white tools na 17. At saka doon sa pagtanggal natin ng oil filter, kasi nga wala tayong pagtanggal ng oil filter na tools. So ang gagawin natin, tutusukin na natin hanggang mabuslot, pagkatapos maikot na natin siya. At saka ang most especially itong oil natin, ito yung pinaka-importante sa lahat. O nga pala, pag magpalit pala tayo ng ating engine oil sa mga DE 64B or DE64W, 3 liters ang ginagamit. At saka yung magpalit tayo ng oil, dapat magpalit din tayo ng oil filter. Kasi may iba kasi na nakikita ko na pag mag-change oil sila, hindi sila nagpapalit ng oil filter. So, mali yun. Kasi dapat talaga pag magpalit tayo ng oil, magpalit din tayo ng oil filter. So ito ang ginamit ko mga kadiin na oil, Valvoline 2050. Kasi nung pumunta ako sa shop, ito naman ang preferred niya, special daw. Meron namang, actually marami namang brand itong oil natin. May synthetic, may polysynthetic, may heavy synthetic. Ito lang ang kinuha ko mga kadiin kasi ito lang ang makaya ng bulsa natin. So susunod na lang, kung magkapira na, siguro try natin yung mga synthetic na. Pero maganda naman ito, special naman siya. Valvoline, American owned. So saglit lang mga kadihat, ipapakita ko sa inyo kung saan yung drain plug at saan yung ating oil filter na ating engine. So ito mga kadihat, dito tayo sa ilalim ng ating makina. So ipakita ko sa inyo kung saan yung ating drain plug. Medyo madilim, ayan. Ito mga kadi, sa ilalim ng passenger side, ito yung ating drain plug. So sa kasing-kasya dito, yung tools natin na sakit na 17 or white tools na 17 or back rinse na 17. Huwag lang tayo gumamit ng open kasi baka masira ito, yung makakalbo itong ating bolt kasi nga masikip dito yung open. Mas better kung may sakit kayo, mas maganda yung sakit. Punta naman sa kabila mga kaibigan, ipakita ko sa inyo kung saan yung ating oil filter. Ito mga kadi, dito tayo sa kabila, sa ilalim ng driver side, ito yung ating oil filter. Ito yung tatanggalin natin mamaya, palitan natin ng bago. So, first, una natin gawin, doon tayo sa kabila, i-drain muna natin yung ating lumang oil. Saglit lang mga kadi ha. So ito na mga kadi Since na luwagan ko na yung kanyang bolt dito sa ilalim, so maghanap lang tayo ng pangsalo dito sa ilalim kasi baka ma-slide tayo kasi ma-oil nga. So ito, ito ang pangsalo. Mahirap kasi ako lang mag-isa mga kadi, pasensya na ha. Sakit lang. Diyan may katigasan pa. Ayaw ko na kunti. Sincere mga kadi ha. Kasi ako lang mag-isa, wala nang hahanap ng cellphone. 1-in-1 kasi ito.
Ayan. Yun mga kaday. Kita ba? Paka-itim na. Medyo madilim lang kasi wala tayong ilaw eh. Yan. Yan mga kali eh. Napaka-itim na. So, antayin na lang natin na uubos yung oil na hindi na tumagas. Tsaka natin tanggalin yung oil filter sa kabila. Ito mga pala kali eh. Buksan natin yung lagayan ng kanyang oil dito para at least makahigop siya ng hangin para mas mabilis yung pag-drain ng ating oil sa ilalim. Mag-ingat lang tayo na hindi mahulugan ng kahit mga anong residue dyan kasi baka masira yung ating makina pag pumasok dito. So mga kadi eh, andito tayo sa ilalim na itong unit. Ito yung ating oil filter. So ito yung tatanggalin natin. So kasi wala tayong tool sa pangtanggal dito, wala tayong nung tawag ng filter rinse. So ang gawin natin, butasan natin to. Tusokin ng star screw. Gamitan ng martilyo, kaya kahit anong pamukpok. Pag pumasok na yan, mabutasan na, i-twist nyo lang, ikutin nyo lang mga matatanggal na ito. Tape lang pala, nilagyan ko yan, nag-jack ako dito kasi sinubukan ko pumunta sa lalim. Hindi tayo kakasya kasi nga mababa itong ating unit. So saglit lang mga kadi ha, bubuslutan ko muna ito para makita natin at saka matanggal natin itong kanyang filter. Mahirap kasi ako lang mag-isa sa lalim, walang umawak ng phone. Saglit lang ha. Ako nga pala, pagkabago natin tutanggalin ito, ang ating oil filter, alba, maluwag na, naikot na siya. Yung itong pangsalod natin, ilagay natin sa lalim ng oil filter kasi may oil pa naka pundo dito para hindi tayo mababasa. Saglit lang ha. So ayan mga kadi eh, nabutasan ko na siya. May kunting oil na lumalabas kasi nga may oil pa dito. So pagka maubos na siya yung oil, tusukin natin dito sa butas at saka i-twist natin pababa. Saglit lang mga kadi ha. So ito na mga kadi eh, naluwagan ko na siya. Ikutin lang natin hanggang sa matanggal to. Wag kayo mag-alala ka mga kadi, kahit binutasan natin to, kahit sirain natin to, okay lang naman kasi nga magpalit naman tayo ng bagong oil filter. So okay lang sirain natin siya. Wala kasi tayong tools sa pangtanggal kaya itong tinatawag nila na DIY. Yan, yung kanyang laman. Ito yung lumang oil filter. So, hintayin natin mga kadi na hindi na siya tumutulo. Pagkatapos, punasan natin at saka lagyan natin ng oil filter. Mga kadi, ito na yung ating oil filter. So, tip lang pala bago natin ilagay si alim to. May rubber kasi ito dito. Oil seal ba ito? O-ring. So, lagyan muna natin ng kunting oil para at least paglagay natin sa lalim malulubricate siya at hindi siya masisira. At sa paghigpit naman pala, gamitin natin hand tight lang, tumayin lang natin, hindi man advisable na mas mahigpit talaga kasi nga may rubber naman siya, kasi pag mahigpitan natin na masyado baka masira yung kanyang oil. Saglit lang mga kadi ha, ilalagay muna natin sa lalim. So ito mga kadi, dito tayo sa ilalim. Bago natin ilagay yung kanyang oil filter, punasan mo natin dito para makuha yung mga lumang oil na na-stack dito. Para luminis din. So, pwede natin ito ilagay itong kanyang, saan yan? Oil filter, ito pala. Ayan, twist lang. Ganyan lang mga kadi. Then, may rubber dito. I-hand tight lang natin. Saglit lang mga kadi ha, kasi
Nag-i-slide yung kamay ko dito kasi nga may uwi. Sigit lang. Higpitan ko muna. So ito na mga kali eh. Kahit mahirap, nahigpitan ko na siya. Ang ginawa ko para nahigpitan ko kasi hindi ko kumakapit yung kamay natin ito kasi nga may uwil. Gumamit ako nitong sandpaper. Ganun nyo lang sandpaper ito mga kali eh. Then, para i-press yun lang sa ganyan ganun pahigpit. Kasi humahawak kasi siya pag may sandpaper. Wala kasi tayong tools na special eh. DIY. Okay lang naman kasi kahit hand-tight natin or tambay lang paghigpit natin, hindi naman dapat mas mahigpit to kasi nga may rubber naman siya. May stopper naman sa kanyang oil. Punasan lang natin para hindi naman masyadong naliligo ng oil. So doon naman tayo sa kabila mga kade eh. Ibalik natin yung kanyang drain plug at saka maglagay na tayo ng oil. So ito na yung kanyang drain plug mga kade eh. Ilagyan ko lang ng kunting gasket maker lang para hindi naman siya magli-leak. Actually hindi naman ito magli-leak pero puro sure-sure lang. At saka ito yung kanyang butas na punasan na natin para hindi naman masyadong marumi. Saglit na mga kade ha, ibilagay ko muna itong kanyang drain plug. So yan mga kade eh. Higpit na siya, mahigpit na. Kunin natin itong mga lumabas na mga gasket maker. So ang last natin gawin, ilagay natin yung kanyang oil at pagkatapos, start na natin. So ito na mga kali eh. Subukan natin i-refill yung oil. So pag-refill mga kali, dahan-dahan lang tayo para hindi masayang yung ating oil. Pasensya na mga kali ha, kung medyo minsan hindi nakatutok yung ating camera kasi nga one on one lang ito ating ginagawa eh. Yan yung number one. Ito yung pangalawa. Ito na yung pangatlo mga kadi. Pangatlo. Uy, may kunting tumagas. So, ayan mga kadi. Tapos na natin ilagay yung kanyang oil. Ilagay natin itong kanyang takip. So ito mga kadi, before natin siya kasi natapos na tayo maglagay ng oil. I-check muna ito yung kanyang dipstick sa oil kung okay ba. Kita ba mga kadi? Parang medyo saglit mga kadi ha, punasin ko muna. Hindi kita mga kadi, pero sakto lang siya hanggang dyan lang siya talaga sa circle kasi huwag dapat sumubra dyan, pag sumubra kasi makakasira ng makina. So, last natin gawin, start natin yung ating unit. Takaliya, start muna natin ha. Mga
Pare, start na. Napaka smooth na kayong tinig at kayong andar. Sa pagkasinalin, may mga tagas. Yan, may mga vintag. Ngayon sa kabila naman, may mga gali eh. Pagkaganda niya na, pagkaganda ng andar. Ang cute isa, wala mga tagas. Ganyan lang mga gali eh. Ang pagpalit ng oil ating ganyan lang mga kadi ang pagpalit ng oil ng ating DA64 or DA64W. So mula sa ating gawin mga kadi ay iligpit yung ating mga kalat kasi tapos na yung ating trabaho. So, salamat mga kadi eh. I hope na nakatulong ako sa inyo. Sa mga subscriber ko, maraming salamat. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pag-subscribe lang yung ating channel para updated kayo sa susunod nating video. Maraming salamat at ingat kayo palagi.